Magandang araw sa inyo lahat! Kami nga po pala ang pangkat isa at ngayon tatalakayin namin ang paksa tungkol sa globalisasyon. Sa mga pangyayaring lubusan na nakapagbabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan ay ang globalisasyon. Mula pagising, pagpasok sa paralan, manonood ng telebisyon at maging sa hapagkainan ay mabanaag ang manifestasyon ito. Ngunit, kailan at paano nga ba nagsimula ang pahinig minuminong ito? Paano nito binago ang ating pamumuhay? Ayon kay Ritzer, ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sinasalamin nito ang makabagong mekanismo o panghigit na mapabilis ng tao ang ugnayan sa bawat isa. Itunuturing din itong bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng mga tao, kumpanya, bansa o maging ng mga samahang pangdaigdig na pinabibilis ng kalakalang panlabas at pamumuhanan sa tulong ng teknolohiya at impormasyon. Hindi na bago ang globalisasyon. Hitik ang kasaysayan sa ugnayan ng mga tao sa pamamagitan ng kalakalan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa katunayan, marami sa katangian ng globalisasyon sa kasulukuyan ay may pagkakatulad sa globalisasyong naganap bago siklab ang unang digmaang pandaigdig ng taong 1914. Higit na pinabilis ng pag-unlad ng teknolohiya at mga pulisyang ipinatupad sa nagdaang mga taon ang palitan ng mga kalakat at serbisyo. Pamuhunan at paging ng migrasyon. Simula ng taong 1950, halimbawa, ang volume ang pandaigdigang kalakalan ay tumaas ng 20 ulit at mula taong 1907 hanggang 1999 ang dayuhang pamumuhunan ay dumoble mula sa 468 bilyon patungong 827 bilyon. Batay sa inilabas ng World Trade Statistical Review ng World Trade Organization sa taong 2016, ang halaga ng mga produktong na ipabili noong 2015 ay umabot ng 16 na trilyong dolyar, samantalang nakapagtala ng humigit na 4 na trilyong dolyar naman sa serbisyong komersyal. Bagamat bumaba ng kaunti kung ihambing sa taong 2014, ito ay halos doble naman sa inaitalang noong 2005. Kung ihambing sa nagdaang panahon, ang globalisasyon sa kasalukuyan ayon kay Thomas Friedman ay higit na malawak, mabilis, mura at malalim. Ayon sa kanyang aklat na pinamagatang The World is Flat na ilatahala noong taong 2006, any job blue or white color that can be broken down into routine and transformed into bits and bytes can now be exported to other countries where there is a rapidly increasing number of highly educated knowledge workers who will work for a small fraction of the salary of a comparable American worker. Ang nasabing katangian ay bunsod ng mga pulisyang nabukas sa ekonomiya ng mga bansa matapos ang ikalawang didigmaang pandaigdig, partikular sa nagdaang dalawang dekada. Marami sa mga bansa ang kumamit ng kapitalismo bilang sistemang pag-ekonomiya ng nabigay daan sa mas malawak na kalakalang internasyonal at pamumuhunan. Gamit ang kahulugan ng globalisasyon, ay maaari tayong magbigay ng karagdagan ng mga taong na makakatulong sa ating upang higit na maunawaan ito. Ano-anong produkto at bagay ang mabilisan na dumadali o gumagalaw? Electronic gadgets, makina o produktong agricultural? Sino-sinong tao ang tinutukoy rito? Magagawa ba tulad ng skilled workers at professional gaya ng guro, engineer, nurse o caregiver? Anong uri ng impormasyon ang mabilisang dumadaloy? Balita, scientific findings and breakthroughs, entertainment, opinion? Paano dumadaloy ang mga ito? Kalakalan, media o iba pang paraan? Saan madalas nang mula at saan patungo ang badaloy na ito? Mula sa maunlad na bansa patungong mahihirap na bansa o ang kabaligtaran nito? Mayroon bang nadidikta ng kalakaran ito? Sino? United States, China, Germany, Japan, Argentina, Kenya o Pilipinas? Isyo nga ba maituturing ang globalisasyon? Bakit? Sa
mga kaisipang nabanggit, ang globalisasyon ay tinignan bilang isang pagmalakawang interagasyon o pagsasanib ng iba't ibang prosesong panlaigdig. Ngunit hindi nangyari ito sa lahat ng pagkataon sapagkat may mga pangyayaring na nakapabagal nito. Suriin natin ang terorismo na isang hamong pandaigdig bilang halimbawa. Dahil sa mabilisang ugnayan at migrasyon ng mga tao sa iba't ibang panig ng pandaigdig, ang terorismo ay mabilis ding nakapagdulot ng malaking pinsala sa buhay, ari-arian at institusyong panlipunan. Mabilis na tumugon ang mga bansa sa banta ng terorismo sa pamamagitan ng palitan ng mga impormasyon at kolaborasyon na naging dahilan ng pagkakabuo ng mga mahigpit na pulisya at patakaran. Tungkol sa migrasyon na nagpapabagal naman ang integrasyon socio-cultural, nariyan ang iba't ibang paalala o advisories na ipinalabas ng mga bansa sa mga turista nito sa ilang mga bansa tulad ng Pilipinas. Bakit may tuturing itong isang isyo? May tuturing na panlipunang isyo ang globalisasyon sapagkat tuwiran itong binago, binabago at hinahamon ang pamumuhay at mga perennial institusyon na matagal nang naitatag. Perennial institusyon ang pamilya, simbahan, pamahalaan at paaralan sapagkat ang mga ito ay matatandang institusyong nanatili pa rin sa kasalukuyan dahil sa mahalagang gampanin nito. Suriin natin ang mga manifestasyong ito sa iba't ibang anyo at ang kaakibat nitong hamon.